What's up po mga ka-agri? So welcome po sa ating YouTube channel. Sa video po nito ay i-share ko sa inyo kung paano paraan para mag-set up ng ating semi-automatic na incubator. Okay, so ngayon po ay atin munang lilinisin yung ating mga itlog para wala na siyang mga dumi. No? So ayan po, ito yung itlog po natin ay ano po siya? Yung BPR or buried plymouth rock. So, linisan po natin lahat para pagsalang natin sa ating incubator ay malinis na po siya at mamaya ay ating i-disinfect yung incubator para din hindi makontaminate yung ating itlog na fertile. So mix po yung mga itlog nila, merong maliit, meron ding medium, tsaka may mga large din, iba-iba yung itlog. Yan po. So mamaya tingnan natin kung okay ba yung itlog sa loob. Yan. Okay po. So, kukuha tayo ng flashlight at titingnan natin kung okay po yung mga itlog. Yan po. Yan. 2 days pa lang ito bago na ano, bago na itlog ng parent stock na ano, na BPR po. So next po natin gagawin ay magmamarking po tayo sa ating itlog, no? Lapis lang po yung gagamitin natin. Yung kahalagahan po ng pagmarking ay ang ating pag-incubate manually para malaman natin kung saan na po tayo nag-ikot ng ating itlog. So ayan po. No? So kabila sa kabila, lagyan natin na ibang marking. So lahat po ito ay ating nalagyan ng marking. So kung mapapansin nyo po, 15 pieces lang po yung ating itlog kasi yung kasya lang po sa ating incubator ay 21, pero crowded na po siya yung nakaraan nating pag-dry. So lahat natin na ito ay ating i-mark. So, mamaya ipapakita ko rin sa inyo kung paano mag-set up ng ating incubator, no? So nabili po natin yung incubator sa online shop. Tawag po sa kanya ay semi-automatic na incubator. Okay, so wala na lang. Okay, so tapos na po natin ano, mamarkingan yung ating itlog, no? So magse-set up na po tayo ng ating incubator. Okay, so next po natin gagawin ay i-prepare natin yung plastic. So ito po yung mga materials para sa semi-automatic na incubator, no? So dalawa po siyang piraso para iwas leakage. So mapapansin niyo po, meron po siyang bukit. No, yun po. Kasi naka-incubate na kami ng nakaraan. Yung sukat niya po ay 9 cm na tubig. So, gagawin lang po natin ay ating dudublehin yung plastic. Okay.
na doble na po natin. Siya, na doble na natin po yung plastic. So, sunod po natin gagawin ay lagyan natin ng tubig. So, lagyan po natin ng tubig. Nalinis po na tubig, yung tubig ulan. Sukatin po natin. Tama na, kulang pa. Kulang pa po siya. Kuha po tayo ulit ng karagdagang tubig. So, dagdagan natin ng tubig. Umabot sa sukat na 9 cm. Konti na lang po. Yan po, no? So, ano na, malapit na siya sa 9 cm. So, next po natin gawin ay atin po siyang i-fold at kunin po natin yung hangin sa loob para hindi po siya magka-bubbles. So, next natin gagawin ay ating i-set up yung ating semi-automatic na incubator. So, ito po siya, naka-styro po siya, maliit lang siya. Yung capacity niya ay 21 eggs, pero pag 21 eggs, nagka-crowded na. So, yung ginawa ko, na-decrease lang ako ng itlog up to 15 eggs lang. Ito po yung inclusion niya, meron po siyang pang-spray at kanyang aksakan. So, lagay lang po natin dito. Ito po yung kanyang thermostat. No, makikita po natin. So, pwede po natin siyang ma-reset. No? Pindutin natin yung sa taas na button. So, yan. Kung ilagay po natin yung temperature niya sa 37.7 or 37.8, o pwede po, pwede rin ibaba sa 37.8 o 37. So, ayan po. At pag-set natin po, pindutin natin ito. Yan. So, 27.8, yan po yung temperature niya sa loob. Pagkalipas ng ilang oras, maabot niya na yung 37.7 pag na-reach niya na yung temperature sa loob ng ating incubator. Ito din po yung isang button para po ito sa pagka-candling. Yan. Pagka-candling po ng itlog pagkalipas ng 1 to 7 days ng incubation. Ito po yung loob ng ating semi-automatic na incubator, no? Ito po yung kanyang temperature gauge at ito po yung pumapainit sa ating incubator. O, papakita ko pa sa inyo kung paano ito gumagana. So, ito po yung kanina yung ating tubig na na plastic na lagyan ng tubig, no? So ilalagay po natin siya dito sa loob. Yan. Papahigain lang natin siya. Yan. Ibabalance na po natin yung ano yung tubig sa loob. Para pag naglagay po tayo ng itlog ay balance po siya. Ayan. So, pagkatapos niyan ay atin pong ipofold yung plastic. Ito po. Ayan.
Tapos, meron po siyang pang-ipit. So, pwede po natin i-ipit dito. Yan, ganyan. So, yung kanyang temperature gauge po ay atin lang ilalagay dito. Itatap lang natin dito. Yan. So, pwede natin hintayin yung thermostat sa kanyang temperature na nais natin. Halimbawa, 37.7. So, yung nakaraan yung ating temperature ay nagre-range ng 37.6 to 37.9, no? At saka, successful naman yung kanyang hatching rate. So, ganyan po. Okay po, so bago po natin ilagay yung ating itlog, i-disinfect po muna natin. Meron mo tayong disinfectant dito. Yan. So, sprayan mo natin muna. Yan. So, ito na po yung ating itlog kanina, yung namarkahan natin. Yan. So, ilalagay po natin dito. So, basically po, ginagawa namin ay iniikot namin yung itlog every 4 hours. So, dahilan na para hindi dumikit yung embryo sa shell ng itlog. Ito. Una natin yung may X na marking. Ito po yung ating temperature gauge. O, ilalagay natin dito sa taas ng plastic. Yan. Yan po. Tapos, meron po siyang kasamang sprayer. Ito po yung magsisilbing humidifier niya pag ikot natin sa itlog manually. Atin po itong ispray para lumambot yung shell niya at pag abot ng 19 to 21 days ay habilis na lang siyang mag-hatch. So, ilalagay natin dito para yung temperature dito sa loob ay katulad dito sa sprayer natin. Tapos, takpan natin ng clothing para mabilis niya ma-achieve yung temperature na kinakailangan natin. Ayan. Tapos, takpan po natin. So, magbigay lang po tayo ng allowance dito para may pumasok na hangin at hindi masupukit yung ating itlog. So, ito po, meron po tayong ginupit na calendar. So, ito po yung magsisilbi na ating time frame. So, pag ngayong araw, paglipas ng 24 hours, mag-text po tayo hanggang matchit natin yung 19 to 21 days. So, andyan lang po, lamang po matapos yung ating video. Salamat sa inyong panonood at pa-like and subscribe lang po sa ating YouTube channel.